So hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin ko is a product review ng the face shop na finger cotton tint. Isang shade lang yung binili ko kasi medyo pricey siya. It's 499 pesos sa isang 6 gram na ganito kaliit na tube. Kaya parang sobrang sakit naman siguro kung bibili ako ng maraming shades just for swatches. So ipopost ko dito, here, yung shades niya and yung swatches niya. So ito, nakita ko to sa face shop San Jose, Bulacan. Doon ko siya first na swatch. Tapos, parang mahirap para sa akin bilhin agad kasi 499 pesos to. Tapos yun, hindi pinalipas ko lang, nakaswatch lang siya sa kamay ko lahat ng shades. And then yun, lumipas na yung time. Hapon ako nag-swatch noon. Tapos, kinagabihan, naligo na, naghugas na ako ng kamay many times. Tapos, the next day, nandun pa rin siya. So, yun, sabi ko, hala, barang long-lasting, baka worth it yung 499. So, sabi ko, pagka nag-SM kami ulit and available yung ganitong shade, bibili na talaga ako. And, ayun, nag-SM kami. SM Fairview? Hindi ako sure actually. So, bumili ako sa SM Fairview noon. Then, the shade I got is yung Ready Red, number 6. Ito, if I'm not mistaken ha, based na na-search ko, yung shades na available niya is 6 shades. So, ito siguro yung last kasi ito yung number 6. Try na natin, buksan natin siya. It's a tint, so, itatry ko siya on my cheek din siguro. Gusto ko siya itry sa cheeks. If okay siya. Pero yung consistency niya kasi medyo creamy. Creamy siya. Hindi siya yung water tint. So, tinatanggal ko lang yung seal. Sa the back, andito yung shade. Tapos, it's good for 18 months since open. So, okay na. Feeling ko naman sa ganito kaliit, mauubos mo siya within 18 months. No? Tapos, when you open it, pagka-open sa kanya, ganito. Cotton siya, finger cotton, kasi meron siyang cotton applicator. So, dito. Yung opening. Tapos, try natin na press. May oils. Kailangan ko siguro i-shake. Na-try ko muna i-shake. Kasi parang oily yung tip niya. Baka nandun lahat ng oil. Tapos, oh, mamaya sobrang daming lumabas. Ay, nakakaloka. Walang lumalabas. Cute! Limang ano pala siya. Limang. Swatch ko muna. Makita ko sa inyo yung swatch. Is this enough? Could this be enough for swatch? Ay, nakakakaba ha. Mamaya biglang bumulwak na lang dito. So, swatch natin. It's too oily pa. Kailangan. Yung cotton talaga yung oily. Uy, 499 ka. Panindigan mo naman. Yan. Swatch. Yan. Ito yung oily. Ito yung mas yung product na mismo. Yung color niya is medyo warm na red, which is what I want. Para hindi naman masayang yung swatch ko. Dab-dab na. Let's try ko lang sa cheeks ko. No, kinakaban ako. Pamaya. Red. Ah.
ako mirror. Kaya camera lang ginagamit. Okay naman siya. Easy to blend actually. See? Tapos ito, sobrang excited ako sa lips na. Pak! Pigment! Ganda! Uy, parang hindi ko pagsisisihan yung $4.99 ko. Actually, manipis pa siya. Gusto kong itry ka pala. Dagdagan natin. That's my nephew over there. Yan. Ganda. It's like one product lang pwede na tapos. Nga pala, yung base na ginamit ko is Face Republic na CC cream. CC BB cream. Basta yung kulay pink na cream na packaging ng Face Republic. Yun. Yun lang yung ginamit kong base. And then, nag-browse lang ako na Maybelline Define and Blend Brows in the shade Gray Brown. Yan. So far, first impression, sobrang gusto ko siya. Like, as of now, parang for me, it's worth 499 pesos. Sobrang worth it niya sa akin. Packaging-wise, maganda siya kasi maliit, compact. Kaya lang parang yung ito, itong part na to, kinakabahin. Tube siya. Na pag feeling ko, pagka nagkamali ka, kasi syempre tube yan. Hindi puno yan. May tendency may hangin. So pagka nag-press ka, tapos nagkamali ka, o kaya may hangin na biglang bumulwak yung product, it can stain. Gaya ko ngayon, naka-white ako, baka it might stain. Pero yung cotton tip niya, super okay siya, super convenient for me. Hindi ko lang alam, hygienic ba siya or not. Pero sobrang nagustuhan ko yung applicator kasi sobrang nadadalian ako sa pag-apply sa kanya. And sa cheeks, sobrang gusto ko rin siya sa cheeks. Fresh lang, gano. So will I recommend this product? For me, it's a yes. Sobrang okay siya, sobrang pigmented. 499 pesos will be worth it kasi hindi ka nabibili na ibang product like for your cheeks and for your lips. Isang product lang, pwede na siyang pang cheeks, pwede na siyang pang lips. And yung shade niya is yung gusto kong shade na warm na red. Kasi hindi bagay sa akin yung mga cool toned na red. This one, Ready Red, is warm red for me na parang medyo orangey na may pagka-pink na red. Pero hindi siya yung parang blue na red. You know what I'm saying? Yeah. Yo, tapos sobrang okay din ng packaging kasi parang super handy. Medyo takot lang ako sa tube na to. Tapos sa pag-press. Pero otherwise, siguro pagka nakasanayan na, okay na. So, i-recommend ko tong product na to. I'm loving this. I think it's worth 499 pesos for me. Pero i-test ko to and mag-check-in na lang ako later on kung ano yung updates, kung ilang oras siya, nag-last, gano'n. So, time check muna tayo ngayon. It's 3:15 p.m. And later, lalabas kami, pupunta kami sa cemeteryo siguro. So, update kung ano man yung mga gagawin ko, kung if ever I'll eat and what I'll eat. But as of now, I am loving this. I'm loving this. So, yon. See you later! So, hi guys. So, hi. Naka-uwi na kami from cemetery. Galing sa cementerio and it's now 7:34 p.m. Nakalimutan kong mag-check-in kanina and i-check yung lipstick ko. Pero, may tint pa rin naman. Hindi, kasi yung lips ko super pigmented. So, ngayon, may tint pa rin naman siya. Nakatingin ako sa may... Yun. May tint pa rin siya sa outer part. Sa loob, wala na. Pero hindi siya yung gaya ng sa water tint na isang kain lang. Kasi kanina kumain ako ng
biskwit, kumain ako ng pansit, kumain ako ng kanin, kumain ako ng maraming pagkain. Tapos, uminom ako ng soft drinks na hindi naka-straw. Kaya siguro, parang matetest niya talaga. Pero, for it to stay hanggang ngayon na ganito, I'm happy. I'm happy sa result niya na ganyan. Yun. Will I recommend it? Yeah. Siguro dito na lang din yung outro. Hindi na rin siguro kung magsaset up ng kung ano, parang sa background na maayos. Mas maayos. Yun. Will I recommend yung Figure Cotton Lip Tint? Figure Cotton Tint ng Face Shop? For me, it's a yes. It's a yes for me. Pero opo, gusto ko siya kasi first, maganda yung pigmentation niya. Second, ano siya, parang natural looking lang siya kanina sa blush. And then sa lips, siguro kung hindi ko kinapalan yun para makita masyado sa camera. Kung one layer lang, okay na. Good na siya. Tapos, yung consistency and yung feel niya sa lips was good. So, for me, highly recommended. And ayun. So, yun. Ang oily ko na. So, that's it for this video. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed. And I hope meron akong na ibigay na input about the product na ni-review and winner test ko for today. Thank you so much. And if you did like the video, please don't forget to subscribe. And please hit the notification bell so you'll get notified every time I upload a new video. Thank you so much. See you in my next one. Bye!